Nagsalita na sa unang pagkakataon ng isa pa opisyal ng Department of Transportation and Communications na dawit sa umano'y tangkang pangingikil sa isang dayuhang kumpanya para sa pagbili ng mga bagong bago ng MRT. Gitna ng opisyal, malinis ang nangyaring bidding, nakatutok po si June Veneracion. Isa si DOTC Undersecretary Irene Lim Cauco sa mga nabanggit sa affidavit ni Czech Ambassador Joseph Richter at Inicon Chairman Josef Husek na hawak ngayon ng kamera. Sa unang pagkakataon, nagpa-unlock ng panayam si Lim Cauco tungkol sa issue. Wala raw siyang alam sa meeting kung saan tinangkaraw kikilan ang Inicon ng grupo ni MRT General Manager Al Vitangcol III para makuha ng Czech Company ang kontrata sa pagbili ng mga bagong bago ng tren. I was not there, I'm not involved. Kahit sa mga isang meeting man doon na kasama itong mga taga-Inicon na ito, wala po kayo. Hindi po kayo nakadalo. Hindi po kayo present. During the alleged... Of course, no. Nakaharap daw ni Lim Cauco ang mga taga-Inicon, pero project proposal lang daw ang kanilang pinag-usapan at wala nang iba. Ang project proposal ay tungkol sa pagbili ng DOTC ng mga bagong bagon para sa MRT 3. Sabi ni Richter sa kanyang affidavit na walang pirma at isinumite sa kamera. Nakaharap daw nila si Lim Cauco bago mangyari ang bidding. Ganon din ang sabi ni Inicon Group President Husek. Sa affidavit din ng dalawa, wala silang nabanggit na kasama sa meeting si Lim Cauco nung tinangkaraw ng grupo ni Vitangcol na kikila ng Inicon Group ng $30 million na bumaba sa $2.5 million. Sabi ng Inicon, di na raw sila isinama sa bidding, pero itinanggi ito ng DOTC. Ang proyektong ito ay nai-award na sa Dalian Locomotive and Rolling Stock Company na isang Chinese company. Sabi ni Lim Cauco, malinis ang bidding na naisagawa. The Inicon, as it was shown, they were interested in supplying additional trains. That's it. And as you know, we did not go with them. We bidded it out publicly. Dinidinig na sa kamera ang reklamong ito ng Czech Ambassador at ng Inicon. Ang DOTC naman, sarado daw ang administrative investigation. Wala naman daw naghain ng reklamo mula sa parig ng mga dayuhan. As far as the DOTC is concerned, wala na po kaming kailangan investigahan. Hihintay na lang po natin yung findings ng NBI. We leave it up to the proper authority, which is the NBI. Hulyo nung nakarang taon ang inutusan ni Pangulong Noynoy Aquino ang NBI na imbestigahan ng kontrobersya. Pero hanggang ngayon, wala pa rin inilalabas na pinal na resulta. June Veneracion, nakatutok 24 oras.